mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating Munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Lumaki sa mahirap lang na estado ng buhay ng pamilya itong si Sunshine, na kung saan sa lugar nila, malapit lang din sa kinatatayuan ng maliit nilang kubo, ay mayroong nakatirang isang mayaman ngunit sosyal na may kaidaran na ring babae. Sa araw-araw sa tuwing napapadaan ito si Sunshine sa tapat ng magarang bahay na iyon, ay napapaisip ito siya kung gaano ba kaganda ang bahay na iyon sa loob. Kailan kaya magkakaroon ng hiring ng katulong ang bahay na ito? Sana'y magkaroon na sila sa madaling panahon para makapag-apply ako, sambit ni Sunshine habang nakatitig sa mga ulap. At sa tuwing dumating nga siyang late sa bahay ni Lai, palagi naman ito siyang binibiro ng kanyang ina. Nalit ka na naman sa pag-uwi anak. Hulaan ko, napadaan ka na naman doon sa tapat ng malaking bahay na iyon. Ikaw talaga, Nay. Alam na alam mo na ang galawan ko, ha. Nakangiting tugon naman ni Sunshine sa kanyang ina. O siya, sige, itabi mo na yung mga dala mong gamit at makakain na tayo. Tayo na lang na huling hindi pa kumakain kasi nauna na ang mga kapatid mo. Nagutom na sa kakaantay sa'yo, sambit ng kanyang ina. Ay ganun ba, Nay? Sige, tara na, Nay. Alam kong nagugutom ka na rin. Huling saad ni Sunshine bago ang mga ito kumain ng kanilang hapunan. Kinaugalian kasi ng pamilya nila Sunshine na sabay-sabay ang mga ito kung kumain. Hindi lang nila magawa minsan sa kadahilan ng kagaya nga sa bago lang nangyari. Pagkasunod na araw, nagulat itong si Sunshine nang marinig niya ang ina niyang sumisigaw habang nasa malayo. Anak, anak, may maganda akong balita para sa'yo. Hinihingal na sambit ng kanyang ina. Ayaw naman po yun, inay. Baka mamaya bad news yan, ha. Excited at tugon naman ni Sunshine. Yung malaking bahay doon sa palagi mong pinagpapantasyahan, naghahanap sila ng katulong. Sa katunayan nga ay pinunit ko na ang kapasking papel sa gate nila para wala kang magiging kaagaw pa. Nakagiting sambit ng ina niyang si Glory habang inaabot ang punit na papel kay Sunshine. Hindi na pinalampas pa nitong si Sunshine ang pagkakataon na iyon at agad ay ginawang puntahan ang malaking bahay na iyon para magtanong at para na rin ipresenta ang sarili niya na magiging katulong nila doon. Pagkarating ni Sunshine sa tapat ng malaking bahay na iyon, ay dahan-dahan ito siyang kumatok at nagtanong sa guard na nakabantay doon. Manong guard, matanong ko lang po sana kung naghahanap po kayo dito ng magiging katulong sa ad ni Sunshine. Aba, saktong-sakto yung pagtatanong mo, iha. Dahil sa kasalukuyan ay naghahanap ang boss namin ng magiging katulong niya. Halika, pasok ka para mapakilala kita kay boss. Sakto, nandito pa siya ngayon at walang lakad, sambit naman ng guard na iyon. Habang naglakad silang dalawa papasok ng mansyon, ay nagtanong itong si Sunshine. Manong, ano nga po pala ang pangalan nyo? Kung okay lang pong malaman. Yun lang naman pala, Henry ang pangalan ko, iha. Bakit mo nga pala natanong? Tugon naman ng guard. Manong Henry, salamat po, ha, sa pagpapasok sa akin dito. Huling sambit ni Sunshine bago ang mga ito dumating ng mansyon. Sa puntong makausap na ni Sunshine ang may-ari ng mansyon na si Martha, ay nagustuhan naman siya nito at sinabihang tanggap na siya sa trabaho. At bukas na bukas din ay magsisimula na ito siya. Laking pasasalamat naman ni Sunshine kay Martha sa mga sandaling yon. At pagka-uwi niya ng bahay ni Lai, agad niyang binalita sa kanyang ina ang magandang resulta ng kanyang lakad. Nagalak ang ina niya sa magandang binalita ng anak nito sa kanya. At agad ay tinulungan niya itong si Sunshine na makapaghanda ng mga gamit na dadalhin niya sa kanyang trabaho. Naging maganda naman ang pagtatrabaho ni Sunshine sa mansyon nitong si Martha. At naging masipag ito siya sa mga inuuto sa kanya ng amo nito. At ang isa pang nagustuhan ni Martha sa kanya ay ang pagkukusan itong gumawa kahit na hindi inuutusan. Dahil nga doon ay natutunan ni Martha na pagkatiwalaan itong si Sunshine. Ngunit isang araw, napansin ni Martha na balisa itong si Sunshine. Dahil sa busy rin ito siya sa kanyang mga lakad, kung kaya't hindi niya nagawang makausap
itong si Sunshine. Hanggang sa nakaligtaan na niyang kausapin ito siya. Hanggang sa lumipas ang 4 na buwan, napansin ni Martha na nagsususuka itong si Sunshine. Agad ay pumasok sa isipan itong nagdadalang tao itong si Sunshine. At hindi nga ito siya nagkakamali sa kadyang hinala dito kay Sunshine. Nang makumpirma niyang nagdadalang tao nga talaga ito siya. Sa pangyayaring yon ay agad na pinagdudahan ni Martha na mayroong relasyon itong asawa niya at si Sunshine. Hindi naman kasi umiimik itong si Sunshine nang tanungin siya ni Martha sa kung anong nangyari. At puro naman pagtanggi ang asawa niya sa tuwing kumprontahin niya ito siya. Kung kaya't nagawa ni Martha na magduda sa kanila. Nagalit si Martha sa pangyayaring yon. Kung kaya't mas minabuti na lang niyang palayasin sa pamamahay niya itong si Sunshine. Balisa at iyak ng iyak si Sunshine sa sandaling yon habang naglalakad palabas ng mansion ni Martha. Sa di kalayuan sa paglalakad ni Sunshine, merong dumaang lalaking nakamotor. At bigla na lang ito siyang sumemblang sa daan. Nagulat itong si Sunshine at naawa sa lalaking yon. Kung kaya't kahit papaano ay ginawa niyang tulungan ang lalaking yon. Napagalaman ni Sunshine na nakainom pala iyong lalaki kung kaya't naaksidente ito siya. Ilang minuto lang ang lumipas at marami nang tumulong sa lalaking yon hanggang sa nadala ito siya ng hospital. Sa sandaling makarating na itong si Sunshine ng bahay nilay, awang-awa sa kalagayan niya ang kanyang ina at ginawa siya nitong tulungan. Sa nangyari kay Sunshine ay mas minabuti na lang ng ina niyang pinatigil sa pagtatrabaho ang anak nito. At sa bahay lang nila ito siya nanatili. Hanggang isang araw, nagulat itong ina ni Sunshine nang mayroong bigla na lang dumating sa bahay nilang isang lalaki at hinahanap itong si Sunshine. Nang magkaharap na silang dalawa ni Sunshine, ay napangiti itong lalaki, sabay pakilala kay Sunshine. Naparito ako para magpasalamat sana sa iyo sa pagtulong mo sa akin noon nang nadisgrasya ako sa daan. Siya nga pala, Albert nga pala ang pangalan ko. Napatango lang at bagyang umiti itong si Sunshine sa sandaling yon. At ramdam naman ni Albert na nalulungkot itong si Sunshine, kung kaya't hindi na muna ito niya ginambala sa oras na iyon at agad siyang nagpaalam. Pagkasunod na araw ay bumalik itong si Albert sa bahay ni Sunshine na mayroong daladalang mga bulaklak. At yun nga ang simula na naging magkaibigan itong si Albert at Sunshine hanggang sa nagkapalagayan ng loob ang dalawa at napunta sa ligawan. Ramdam naman kasi ni Sunshine na mabait na tao itong si Albert kung kaya't pinagkatiwalaan niya ito siya. Doon nga ay napagalaman ni Albert na kaya pala nabuntis itong si Sunshine ay nakaranas pala ito siyang gahasain at kaya hindi niya masabi-sabi sa iba ang pinagdadaanan niya'y nahiya ito siya na malaman ng iba ang nangyari sa kanya. Naiyak itong si Albert habang nakikinig sa kwento sa kanya nitong si Sunshine. At dahil doon ay mas tumibay pa ang paghanga ni Albert dito sa kanya. Hanggang isang araw, ginawang isama ni Albert itong si Sunshine sa isang kainan para sana sorpresahin at ipakilala sa kanyang mga magulang. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, nang magkaharap na ang mga ito, ay laking gulat ni Martha na itong si Sunshine pala ang gustong ipakilala ng anak nilang si Albert sa kanila. Napailing itong si Martha sa sandaling yon at nagalit sa anak nito. Albert, mahal kita anak, pero kung babae rin lang ito, naaliparot ang magiging asawa mo ay tututol ako dyan. Hindi mo ba alam na maruming babae yan at nagpapagalaw sa kung sino-sino? Galit na wika ni Martha. Matapos marinig ni Sunshine ang buwelta sa kanya ni Martha, ay tatalikod na sana ito siya para umalis. Ngunit bigla siyang hinawakan ni Albert sa braso at pinigilan. At nagsalita ito siya. Ma, mahal ko rin po kayo. Yan bang binibintang mo kay Sunshine ay nakumpirma mo na? At paano mo nasabing aliparot itong si Sunshine? Nakilala mo na ba siya talaga? Sinubukan mo bang alamin ang buong katotohanan bago mo siya hinusgahan, ma? Mag-iingat naman po kayo sa iyong pananalita, ma. Dahil pwede yang makasakit sa isang tao. Sa mga sinabi ni Albert
ay natauhan itong si Martha at natahimik. At walang nangyaring salo-salo sa gabing yon. Ginawang humingi ng tawad ni Albert kay Sunshine at pinaliwanag niya kay Sunshine na hindi niya alam na magkakilala na pala sila ng kanyang ina. Tinanggap naman iyon ni Sunshine at ginawa na lang nilang kumain ng sila lang. Kinalaunan ay napagalaman ni Martha ang totoong nangyari kay Sunshine at doon sa puntong yon ay nagsisi ito siya sa mga pangahamak niya sa dalaga. At humingi rin ito siya ng tawad dito kay Sunshine. Ginawang pakasalan ni Albert itong si Sunshine at pinaramdam niya kay Sunshine at sa anak nito ang pagmamahal ng isang asawa at ama sa anak nila. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihing ayaw magsalita ng isang tao ay guilty na ito siya. May kanya-kanya tayong rason kung bakit minsan ay pinipili na lang nating itago o tumahimik kaysa ipagsabi ang ating pinagdadaanan sa iba. Kaysa humusga ay ugaliin na lang po nating makinig at umunawa.